Latest boxing event sa Japan at pahayag ni Coach Juven at ang kahas sa Neri vs. Saludar. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaduelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Munting Sports Channel. Maraming salamat po. So sinabi mga kaduelo, courtesy of Winter TV interview ng former longtime super flyweight champion ating kababayan, Jerwin Pretty Boy ang kahas, na may paglalagan daw ang former 2-division world champion Mexican, Luis Pantera Neri. Pag natamaan ito ng solidong straight ng ating kababayan na si sniper Froilan Saludar sa bakbakan nila bukas. For Jerwin, an upset is possible. Kaya huwag daw dapat magkumpiyansa si Neri. Although sabi naman ng trainer niya, Coach Juven Jimenez, delikado rin talaga si Saludar dahil umakyat siya sa mas malaking timbang kung saan comfortable ang hard-hitting Mexican. Sa latest na ginanap naman na boxing event mga kaduelo sa Isforta Arena, Tokyo, Japan, unfortunately, natalo po ang ating kababayan na si John John Wolverine Estrada sa mga kamay ng hapon ng si Kai Watanabe, who now after the victory has a record of 10 wins and 1 loss with 6 knockouts. Wala po tayong nakitang live coverage sa boxing event na to ngayong araw mga kaduelo, pero sa Boxrec ay natapos na po ang lahat ng bouts at dito ay makikita po natin na panalo po ang hapon na si Watanabe via first round knockout. Samantala, alam na nga po natin mga kaduelo na nag-withdraw po ulit ang undefeated top welterweight contender na si Virgil Ortiz sa kanyang supposed to be laban sana bukas kontra kapwa unbeaten top 147 pounder WBA regular welterweight champion Emantas Estaniones dahil sa kanyang di magandang kondisyon kung saan hinimatay at sinugob po ito sa ospital. Sa isang statement ay ito po ang birada ng trainer ni Estaniones, ating kababayan na si Coach Marvin Somodio. This guy worked so hard the entire time. He doesn't talk, just focused on training so he can prove that he is the real one. But it's not going to happen anymore because of irresponsible people. With a pick of Estaniones. Matatandaan na ika-third time na po nawala sa ere ang laban ng dalawa mga kaduelo due to medical reasons. Though wala pang official statement si Estaniones, pero sa previous postponement ay nasabi niyang in the absence of Ortiz, he is willing to battle anyone in a welterweight big fight. Other good names sa welterweight division ngayon mga kaduelo ay sina current IBF interim welterweight champion Jaron Boots Ennis na lalaban bukas versus hard-hitting Roy Manvilla, former unified welterweight champion Keith one-time Thurman at former WBA welterweight champion huling tumalo kay Pacman na si Yordenis Ugas. Thurman and Ugas are rumored to clash for the WBC interim welterweight title. Marami po ang nasayangan sa laban sana ng dalawang undefeated welterweights mga kaduelo, even si Spence. Digan ni Spence, inaabangan niya raw talaga ang Ortiz versus Estaniones kaya dismayado rin siya na di na naman natuloy ito. Dahil sa poor medical condition ni Ortiz ay may mga nakita po tayong boxing fans na nagsuggest na magretiro na lang ito. Still, marami rin po ang nasayangan sa potential career sana ni Ortiz na currently has a Valero-like record of 100% knockout rate.